Kamusta mga cards and welcome back to my YouTube channel. Kasama ulit natin si Robert Jackie for this bike check portion. At for today nga mga cards, nandito ulit tayo sa Ride Bikes para i-bike check itong bagong dating nila mga cards na Beta Dragon Scale 27.5 hydraulic brakes naka 1x8 speed. Yes mga parts, isa nga sa mga mid-range price ng Beta na nilabas na 27.5. But tingin ko naman, ayan o, pakikita ko na sa inyo yung mga colorway na meron dito ay maganda naman. At maganda pa rin naman talaga ang nilalabas ng Beta. Sa totoo lang naman, wala naman talaga hindi maganda kay Beta pag naglabas ng bike. At i-bike check na nga natin to. I-bike check natin. I-bike check na nga natin tong Beta Dragon Scale 27.5 hydraulic brakes na naka 1x8 speed. Yo mga parts! So ngayon mga parts, umpisahan natin tong bike check. As usual, titimbangin natin yung bike sa pamamagitan itong ating mahiwagang pang timbang mga parts. Tingnan natin kung ilan nga ang official weight nitong si Beta Dragon Scale 27.5 mga parts. Simulan na natin. Okay mga parts, ang official weight nga nitong si Beta Dragon Scale ay 14.67 kilograms. So ayan mga parts, 14.67 kilograms all stock para nga dito kay Dragon Scale Beta 27.5 2021 model mga parts. Let's resume mga parts. Okay, ito yung pinaka tawag dito frame ni Dragon Scale mga parts. Ang ganda ng kulay nito, no? Ang colorway ng binabike natin yan, parang siyang blue-gray na matte, and then orange, and then black yung pinaka frame dito na Beta sa baba. So 27.5 po ang kanyang wheel size, and then yung kanyang frame size, so automatic, walang nakalagay, pero sinukat na natin yan mga parts, size 17 po yan, so medium yan. Ayan mga parts, ayan o, size 17 po yan. Yan po yung size sa kanyang seat post tube. So tingnan natin yung kanyang tide reach pagdating sa top tube mga parts. So pati natin lahat yan para yun 56 mga parts para sa kanyang reach, 56 po yan. So ayan. And then kung mapapansin nga sa top tube niya, meron siyang brace dito. So, ano yung in-improve? Normally dati yung mga later model nila, ang brace nila dito, nandito, and then hollow tong dito. So, obvious na obvious yung brace dito sa in-between. Ngayon, para naka-incorporate na rin siya dito, dikit na dikit sa seat post tube at saka sa top tube. Okay? So, ayan. Then, eto. Ang kanyang head tube is naka-integrated. No? Integrated head tube po yan. Naka-integrated head tube. Naka-seal bearing yung kanyang headset mga parts. May buhok pa yung kamay ko. And then naka internal cabling, internal and external to mga parts. So eto, all the dalawa yung butas dito sa pinaka side ng kanyang down tube, isa dalawa. And then dito sa ilalim, nandito yung pinaka brakes niya, isa. And then shifter dito sa side. Alright, so merong isang slot na libre dito kasi since naka 1x siya mga parts. Yun. Ang ganda ng kulay nito mga parts. Okay, tingnan natin yung kanya seat post diameter mga parts. Uhugutin natin para sigurado. How got? Marami sizing. Yun. Okay, wala siyang nakalagay or naka-indicate na seat post diameter. Ito, tingin ko lang ha. Hindi ako sure mga parts, hindi ako eksakto dahil wala nga nakalagay. Normally dapat naka-indicate yan. Naka 30.9 siya. Ayan, estimate ko lang mga parts, 30.9 yung diameter ng seat post tube niya mga parts. Okay, so let's go with the bottom bracket shell. Yung bottom bracket shell, naka-threaded type mga parts. Hindi siya smooth welding, pero okay lang naman yan. Ayan o, may mga welding marks pa yan. And then dito, mayroon siyang brace. Okay, so yung drop out niya, naka-quick release mga parts. Yes, naka-quick release po yan. Andito yung sa battle cage holder niya. And so, sukatin natin yung clearance ngayon ng frame. So, sa clearance, sa wheel clearance ng frame,
Sa likod, sa side, okay? Sa side is meron pa siyang 20mm sa side sa sa seat stay. And then sa pinaka bridge niya or bracket is or brace is meron pa siyang 25mm. So sa chain stay, ang clearance sa side 18mm. And then dito, wala siyang brace sa ilalim or bridge. So maluwag yung clearance niya. So tingnan natin dito sa pinaka seat post tube tsaka ibabaw ng gulong is naka 40mm yung clearance niya. So I may say okay na rin yung clearance niya. And then yung nakakabit na gulong kasi dito is naka fast rolling tires, small knobs. Yan. Okay? So yan for the frame. Ang ganda. Ang ganda mga parts. Kasi kung makikita nyo yung kanyang top tube geometry ay talaga namang nakababa. And hindi naman magiging sagabal itong pinaka brace niya sa ibabaw dahil minimal na yan. Minimal nila. Mga parts. So that hindi masyadong sagabal pag bumaba yung rider. Okay, and dikit na yan. Yan. Ganda. Size 17. Okay mga parts, tumatahol pa si Doggy. Naririnig sa vlog ko. I-check na natin ngayon itong pinaka-tinidor niya. Mga parts, okay. Ang tinidor niya is powered by Beta also. Naka-stilt na yung kanyang stanchion. And check natin kung steel pa yan. So, steel. Steel stanchion. Steel lowers. So, ayan. Naka-steel siya mga parts. Okay? Ayan. Ang dropout niya mga parts is naka-quick release. Thank you nga pala sa magnet ni Kuya Bebe. Wala yung magnet ko mga parts. Mahirap makita nga na. So, ayan, naka-quick release yung kanyang dropout mga parts. And then, sabi ko nga dito, ito naka-straight stanchion to since naka-integrated headset or naka-integrated yung kanyang head tube. So, ang haba ng pinaka-steerer tube niyan mga parts ay 8 inches. So, ayan. 8 inches and then yung travel nito. Ang travel nito mga parts ay 100 yung travel mga parts. Okay? Yung tire clearance, bigyan natin ng tingnan natin yung sukat. Sorry, bigyan to. Sa ibabaw ng kanyang crown, naka 25mm pa yung clearance niyan. Medyo malinaw lang yung araw. Yan, 25. And then sa side ng crown tuloy, arc pa mga parts. Sa side ng arc, 20mm yung clearance niya. So, and then yung pinaka mounting niyang kanyang caliper mga parts, ipakita ko na rin sa inyo. Ayan. IS. Naka-IS yung mounting. So, ayan, para sa tinidor. No, and ito nga palang tinidor nito, naka-coil siya mga parts, and then and dito yung lockout niya, manual lockout, and andito rin yung kanyang preload, i-adjust yung tigas or lambot ng tinidor ninyo mga parts. So ayan, para sa tinidor ni Dragon Scale mga parts. For the cockpit set mga parts is also powered by Beta Player series, yung kanyang handlebar, stem at yung kanyang seat post mga parts. Okay, so ito, i-check natin kung aluminum ba ang kanyang cockpit set. So, ito, ayan, alloy. Alloy. So, ito, nung chine ko, ito lang yung pinaka-steel, yung pinaka-seat post niya, mga parts. Okay? So, ayan. Tingnan natin yung haba ng kanyang handlebar, mga parts. So, naka mid-rise yung kanyang handlebar. Ayan, sorry. So, saan ako na napapapokus ng camera. So, atin natin yung haba. Yung haba ng handlebar, mga parts, ay langanin na 690 tapos standard na ito, standard na rubber sliced grip yung kanyang handlebar grip. Ang kanyang stem mga parts, ang haba nyan ay by 70mm. So naka oversized na rin yan, 31.8 clamping. Ito yung seat post nya, parang nakita ko na kung anong size nito. Ayun mga parts, 30.4. Yun. 30.4 po yung seat post diameter ni Beta Dragon Scale mga parts. So ayan, by 350 yung haba niyang
seat post na yan. And then, eto, yung saddle niya is powered also by Beta, chunky type. So, komportabling upuan kahit ilong ride mo pa. Ayan. So, ayan for the cockpit set ng ating Beta Dragon Scale. Okay mga parts, let's check for the drivetrain. So, ang drivetrain nito mga parts, ang sabi ko nga sa inyo, naka 1x8 speed na to. Ang kanyang shifter, clamp type, powered by Senza MX-8. May shifting indicator yung mga parts. So, titignan natin itong pinaka-cogs nito. I think ito ay nakakaset type na mga parts. Yes, nakakaset type na 11. Aha, wait. 1140. Ayan, 1140T. Naka 1140T cassette type mga parts. At ang kanyang RD is powered by Senza MX-8. Etong mga gantong MX-8, ito yung mga long cage na type ng RD nila. So yung kanyang yan, yung kanyang chain is powered by Maya. And of course, eto nga, dahil naka 1x siya, ang crankset niya is powered by Beta as well. Ang kanyang chainring, ang narrow wide chainring niya ay naka 34T mga parts, naka 34T. So para makita niyo kung wow, nawala na naman yung ating mahiwagang magnet. So wait lang mga parts, wala natin yung ating magnet para ipakita sa inyo na aluminum na yung crank arm ng kanyang crank. So, kadin din natin yung haba ng crank arm mga parts. Okay? Para sa inyo ipapanatag. Ang haba ng kanyang crank arm mga parts ay iyon. 100. Teka lang ha. Wait. 175 mga parts yung haba. Okay? Tapos yung bottom bracket shell niya, naka square taper threaded pa yung kanyang bottom bracket. Ayan. So, I'm not sure kung naka-sealed bearing na to. Tingin ko naka-sealed bearing na naman. No? Pag better, naka-sealed bearing ngayon. So, ayan, para sa kanyang drivetrain. Additional lang mga parts para sa frame na to. Ang material na ginamit dito is 6061 aluminum alloy. So, aluminum alloy. Ang aluminum kasi, para ma-discuss ko rin sa inyo, and alloy, for example, pag sinabi ko, aluminum, pag aluminum, diba, malambot. So, there's a certain composition yung alloy or aluminum na matigas na parang halo or mixed. So, that's why, hindi naman ibig sabihin pagka-aluminum, malambot ka agad, depende sa composition ng aluminum. Katulad to, aluminum alloy, 6061 material. So, ito yung mga normal talagang ginagamit in design para sa mga bikes mga parts. So ayan. For the brake set mga parts is powered by Camros Hydraulic Brakes Long Lever. Yes mga parts, naka Camros Hydraulic Brakes. And then ayun, as I've said, ito nga yung kanyang brake caliper sa tinidor, naka IS yan. At pagdating naman dito sa kanyang frame mga parts, ito maganda naman to, naka post mount tapos naka inner na rin yung caliper or caliper mounting para sa frame nitong Dragon Scale mga parts. So ayan, yeah, so yan for the brakes. For the wheel set mga parts, ayan, aluminum. Aluminum yung kanyang rims, yung kanyang, okay, ito yung hubs niya is steel. So naka-steel yung hubs, same time yung kanyang mga spokes ay naka-steel din. So ito nga pala isa nanto 32 holes na hubs yung nakakabit sa kanya. And then yung kanyang hubs is powered by Shunfeng. So yan, Shunfeng double wall aluminum rims na yan, powered by Beta. And then yung nakakabit sa kanyang gulong ay eto, Kenda, na walang nakalagay na model, pero Kenda yan na 27.5x2.1 small knobs, fast rolling tires harap at saka likod mga parts. So ayan, so mai-add ko lang yung kanyang rotors na kasama, likod tsaka harap, 160mm diameter bolt type. Yan, ha? Nice.
So ito mga parts, yung colorway na available as of the moment dito nga kay Rai Bikes mga parts. Andito yung kanyang matte, kanilang matte black red combination na mayroong silver, gray, blue, matte blue na may red, matte black na may green, gray. At ito nga yung kulay na isa sa na-pick ko na magandang kulay na binay-check natin, yung parang gray blue na matte na may orange at yung red na glossy. So far ito yung mga colorway na available dito nga yan kay Rai Bikes mga parts. Kaya kung nakikita nyo na ito na yung hinahanap yung bike, ay puntahan nyo na dito kay Rai Bikes. Okay mga parts, you know, bago nga pala matapos ang ating vlog for the day, ay gusto ko muna mag shoutout sa mga tropa natin. Una gusto ko mag shoutout kay Kuya Be. Pinakamalupit na ang mekaniko dito sa Rai Bikes. Binigyan ako ni Kuya Ben ng bagong equipment sa pagbablog. Ang brand nito ay Parking Tool. Yes mga parts, Parking Tool. Parking Tool yung brand nito. Ito yung mahiwagang magnet. Ayan, wow! Binigay sa atin ni Kuya Ben. Maraming salamat Kuya Ben, shoutout sa iyo. Parking Tool po, brand nito. Tapos, dami natin siya shoutout dito. Ayos, Kuya Nod. Shoutout ko Kuya Nod. Napaka-busy na ngayon ang araw nito. Ang daming dumating ng mga bike. Okay, shoutout tayo. Shoutout kay Mama Adelaida Aldobino. Shoutout po, Madam. Kay Sir Mark Tobigting, shoutout. Kay Roderick Escobar, shoutout. At syempre, shoutout nga pala ulit kay... Ito, pakisuportahan yung tropa natin dito. Kay Darius Gala. Yung kanyang... channel, nag-flash dyan. Yung link ng kanyang channel nasa description mo. Pakasuportan to tropa natin dito. And again, ayun, for today, ito yung naging vlog natin at time to reveal na kung ano yung presyo ng ating Beta Dragon Scale 27.5 2021 model hydraulic brakes 1x8 speed mga parts. At ayun nga mga parts, ang presyo ng ating Beta Dragon Scale 27.5 2021 model 1x8 hydraulic brakes ay 12,500. Para tayo si Black 9, yung dire-direcho. 12,500, kaya kung nakikita nyo na para sa inyo itong bike na to, pasok sa budget nyo. Abay, ano pa hinihintay nyo mga parts? Pumunta na nga kayo dito sa Rai Bikes mga parts. So magkita-kita tayo sa mga susunod pa natin mga vlogs at bike check. Yan na kayo, at lilipad na kami ni Robert Daki mga parts. Yuh!